Hello, Gemini. I hope you're doing well. And this is your daily message for June 5. And this is for all Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Gemini. Mature man, merong nag-iisip siguro sa inyo dito, Gemini, na mature man, no? Or maaaring iniisip ninyo yung mature man na to, no? Maaaring ganun ang ganap, maaaring kaligawan ninyo to, maaaring asawa nyo to din for some of you. Maaari din na nanliligaw ito sa inyo dito, Gemini, at iniisip ninyo talaga yung taong ito, or maaari talaga na boyfriend mo to, no? Maaring boyfriend mo to or asawa mo to, Gemini. Yun ang akin napipick up dito for some of you. Okay? It's either way, no? It's either iniisip mo siya or siya yung iniisip mo talaga dito, no? Yeah, so parang ano mo to, may relasyon kayo dito sa taong ito, yung mature man na to. Okay, so Gemini, I'm getting the full picture na ngayon, no? So, maaring asawa mo to or boyfriend mo to, or maaring nanliligaw pa lang ito sa'yo. Iniisip mo siya or iniisip kanya, both ways, parehas lang yon. Pero, parang siguro ikaw, you know, parang hindi ka satisfied or parang hindi ka masaya sa ipinapakita ng lalaking ito sa'yo, no? Yung affection niya, yung pag-aasikaso niya sa'yo, yung love niya sa'yo. Parang may kulang para sa'yo, you know? Parang nararamdaman mo na maaring hindi yun ang ine-expect mo. Kasi siguro may bar kang sineset din para sa relationship ninyo or para sa sarili mo, kung ano yung gusto mong maramdaman sa jowa mo or sa boyfriend mo, sa asawa mo, or mga ganun, no? Siguro may ganun kang sineset na bar para sa sarili mo. And kung ano man yung nararamdaman mo ngayon in terms of love and affection, maaring hindi umaabot doon sa bar na yon. So, maaring siguro you are, kasi magkalayo dito, parang LDR ito eh. Gemini, yung sitwasyon na to, parang LDR ito. Kaya, parang siguro naghahanap kayo ng more attention from this person, dito sa loved one mo na to, no? Parang, naghahanap ka ng more attention, ng more pagmamahal, kasi maari din ang nararamdaman mo dito is you are feeling unloved. Siguro maaring ganon yun. Siguro hindi kayo madalas nag-uusap, or maaring hindi nagtatama yung mga oras na gising ka, tulog siya, 'di ba? Baka may barrier ang time zone dito, no? Or maari din na may language barrier din dito, no? Kaya medyo nahihirapan mag-communicate. Maaring ganun din ang ganap for some of you, Gemini, no? Maari talaga na you are feeling unloved ng taong ito. Yun ang nararamdaman mo. But there are many different factors, di ba? Diyan, unang-una, mahirap talaga ang LDR. Kung ang oras ninyo hindi nagtatama, di ba? Kung laging nag-overtime ang kung sino sa inyo, kaya yung oras ninyo din nababawasan, 'di ba? Sa pagkikipag-usap sa bawat isa, maaring ganun. Maari din dito, Gemini, na may nararamdaman kang maaring meron third party, no? Maaring pinagdududahan mo na ang relasyon ninyo ay merong in between, no? May tao in between you and him, no? Maaring ganon. So, baka feeling mo dito, meron dito ng ano, merong third party involved dito, no? For some of you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Gemini.
Yeah, so we have the energy of the wheel, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Ayan, siguro nag-iisip ka dito kung ano ang gagawin mo, no, sa relationship na to, sa nangyayari sa inyo dito. Maaring nagsasangguni ka sa ibang tao dito, humingi ka siguro ng opinion sa ibang tao, no, maaaring naghihingi ka ng opinion dito sa isang mature woman kung ano yung mas maganda mong gawin dito sa inyong karelasyon or dito sa asawa mo siguro, no, na nasa malayong lugar. So yun, kaya you are still on the period, kaya nasa ano ka pa, parang nasa stage ka pa na indecisive ka. Nagtatalunan ang mga cards. Sorry po, pasensya na. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the energy of the boat. Ooh, money or property through an inheritance, winning or windfall. Wow! So, napakagandang regalo ito para sa inyo, Gemini. Tignan mo, oh, yung pamumroblema mo dito sa relationship mo, no, or kung may problema ka din sa kaperahan, no, kung may problema ka din, shortage ka din sa kaperahan, tignan mo. This is an answered prayer, di ba? Money or property through an inheritance, winning or windfall ay parating sa inyo. Isang boat, isang barko, kung baga, ng kaperahan ang parating sa inyo dito, Gemini. Maaring panalo ito, no? Winning or windfall. Ayan. So, maaring merong lottery win dito para sa iba sa inyo, Gemini. Ayan. So, maaring yan ang magiging kasagutan kung ang poverty na to stands for financial problem, financial constraints. Then, this is it. Ito yung kasagutan dyan, Gemini, no? May malaking kaperahan na parating sa inyo. Malinaw ang sinasabi ng card na yan, Gemini. So, what else? We have tower and solid foundation, success with effort. Ayan. So, magtatagumpay ang kung ano man ditong endeavor ninyo, Gemini. You're going to succeed sa kung ano man ang gusto ninyong gawin or sa kung ano man ang mga pinaplano ninyo kung kayo talaga ay mag-e-effort, no? And even sa relationship, no? Even sa relationship, you're going to succeed sa inyong relationship or yung relasyon ninyo, malayo ang mararating kung, you know, kailangan ninyong mag-e-effort, no? Hindi pwede na pa-petiks-petiks lang tayo, di ba? Kailangan din natin ng effort. Kailangan natin mag-e-effort. Hindi lang yung isang party lang sa relationship ang kailangan mag-effort, di ba? Magkatulong kayo dyan. Dalawa kayong tao sa isang relationship. Kaya both of you has to do something, no? Mag-effort parehas kayo dito para sa ikaka-success ng relasyon ninyo. Yun lang yun. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra. I hope you're doing well. And this is your daily message for June 5. And this is for all Libras, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading ito. Kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Libra. Mag-ingat kayo, Libra, sa mga false person, sa mga taong mapanlin lang, no? Maaring ano to, maaring deceitful ang taong ito, kaya mag-iingat kayo. Maaring napakaganda ng pakikitungo nito sa inyo, sa inyong harapan, pero pagtalikod ninyo, may hidden agenda pala siya. So, maaring ganun. Maari din na ano to, mapalabok magsalita, no? Scammer. Libra, yung narinig ko is scammer. So, mag-ingat ka dyan sa mga taong hindi mo masyadong kilala, no? Dahil baka yan ay isa sa mga scammers. So, we have imprisonment. Hala, maaring ipakulong mo tong taong ito. Libra, baka maaring ipakulong mo to. Coffin, end of a difficult situation. Main, female, house,
and high honor. So Libra, ang napipick up ko dito, no, tulad ng sinabi ko kanina, baka, no, ang iba sa inyo baka may maipakulong ka dito. Ayan, so baka yung taong ito, no, baka nahuli mo to, or baka mayroong ginawang talagang masama ito sa'yo at maaring ipakulong mo siya, no, maaring ganun. Maari din, no, ang isa pang scenario dito na na-pick up ko, Libra, maaring yung taong ito ay talagang mapanlin lang, hindi mo alam sa una pa lang, no? Sa una pa lang, hindi mo napansin o hindi mo na nalaman na puro kasinungalingan pala yung sinasabi nito sa'yo, you know? At baka siguro parang nakulong ka sa kanya, sa mga sinasabi niya. Maaring sumunod ka sa kanya, maaring naniwala ka sa mga sinasabi niya, sa mga pinapaniwala niya sa'yo. So, maaari talagang you put your 100% trust sa taong ito, sa false person na to. Maaring doon ka nakulong sa mga sinasabi niya. Maaring masyado kang naniwala. And ngayon, no, maaring nadiskubre mo na they are all lies. Maaring nadiskubre mo na talagang puro lang ito panlulokong ginawa sa'yo. No, maari din na relationship ito, Libra. Maari din na this is in terms of relationship. Maaring naloko ka ng taong ito. No? Pinaniwala kang mahal ka niya. Pinaniwala kang ino-offer niya yung sarili niya, yung buhay niya sa'yo. At ikaw naman, maaring talagang sinuklian mo din yon ng tunay na pagmamahal. Maaring ganun. And all of a sudden, may mga nangyari. Siguro, na-discovery mo na yung pala ay pawang kasinungalingan lang. Pawang panluloko lang ang ginawa sa'yo. Maaring ganun, no? And with that, you know, Libra, sa pagka-discovery mo na to, I feel that you are putting an end to that relationship. Kung relationship ito, no? Kasi meron tayong coffin card. Maaring na-discover mo talaga ito na niloko ka lang niya, kasinungalingan lang ang lahat, no? Kaya naman sinasara mo na ang pinto mo para sa kanya. Inaalis mo na siya. Tinutuldukan mo na ang relasyon ninyo dito, no? Kaya sarado na ang coffin. It's because tinapos mo na ang relationship na to. Tinapos mo na kung ano yung connection mo dito sa taong itong mapanlin lang, mapanloko, yung gano'n, no? So, maaari talaga na merong nangyari dito na na-discover mo, no? Buti na lang na-discover mo na ng mas maaga pa, Libra, at tinapos mo na ang iyong connection with that person. Talagang pinutol mo na ang iyong connection sa taong yan, Libra. So yun ang akin na pipick up dito, no? For others of you, maari din na asawa mo na to, no? Maari nag-asawa kayo, eh, yun pala, nako, parang ginamit ka lang, no? Maaring ganun ang ganap. Maaring ginamit ka lang para maging makapangyarihan din siya, because maaring you are an influential person, yung mga ganun, yung parang ginawa ka lang niyang sandalan, baka ganun, ano, Libra, for some of you. This is not going to resonate with everyone, Libra, okay? So just take as it resonates, okay? But yun nga, pinutol mo na. Na-discover mo na ang kalokohan ng taong ito. Kaya naman pinutol mo na ang connection mo sa taong ito. Pinutol mo na yung maaring pinaalis mo na to sa bahay ninyo. Maaring binan mo na talaga to sa bahay ninyo. Maaring gano'n, no, Libra? And for some of you naman, mayroon din ditong magandang ganap sa buhay ng iba sa inyo dito, Libra. Maaring in terms of trabaho naman, merong promotion, no? Merong promotion siguro ang iba sa inyo. Merong recognition. Maaring din merong award na matatanggap ang iba sa inyo dito, Libra. That is what I am picking up as well, no? So, congratulations kung ganyan ang inyong sitwasyon din. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the energy of the dog barking, advice from a friend. Ayan. So, maaring meron kang ditong best friend, no, na talagang siya din yung nag-a-advise sa'yo. Maaring siya yung nakatulong sa'yo, no, na madiskubre ang kalokohan ng taong yan na nanloko sa'yo. Maaring ganon. Maari din na may mga kaibigan ka dito na magbibigay pa lang sa'yo ng magagandang advice. And you were being given a heads up na pakinggan mo sila.
No, Libra? Okay, so ito yung mga tumalon. Camel, persevere, you will overcome problems. Ayan. Kung ano man mga problema pinagdadaanan ninyo, lalo na sa sitwasyon na to siguro, sa relationship, no? Libra, okay, mag-alala kasi wala namang problemang hindi natin napagtatagumpayan. Hindi naman tayo binibigyan ng problema or mga challenges sa buhay na hindi natin kayang lampasan, di ba? Kaya mag-continue on lang with what you're doing. Persevere, continue to persevere. At before you know it, you know, nalampasan mo na ang problemang yan. Throne, position of authority. Maaring kakasuhan mo yung taong ito. Maaring irereklamo mo to sa panloloko sa'yo. Maaring gano'n, ano? Or maaari din na you are dealing with a person of authority. No? Maaring may mga kinakausap ka dito na mga professionals, no? Na hinihingian mo ng professional advice, no? Regarding your situation. Kasi maaring merong issue sa bahay, sa mga properties ninyo, no? Siguro yung mga conjugal property dito ng iba sa inyo dito, Libra, yun ang nagiging issue na ninyo ngayon, no? Maari din na you are this person of authority din, Libra, no? Maaring ganun. Or, this could also be promotion for some of you. Maaring mapopromote ka into a position of authority for some of you, Libra, or maaring mapopromote ka into a leadership role. So, yun din ang akin napipick up for some of you. So, good luck to that. And that's all I have for you for today, Libra. And I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for June 5. And this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. At naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Message of concern. Ayan. So may mga ano kayo, may natanggap kayong balita, may natanggap kayong sulat, email, text, message, or maaring any form of communication dito from other people, no? Na ipinag-aalala ninyo, no? Maaaring nag-aalala kayo about trabaho, no? Maaaring may pinag-aalala kayo about promotion. Maaaring ganun, no? Maaari din na meron kayong posisyon na ina-applyan sa trabaho, which is yung gustong-gusto ninyong trabaho talaga to. Kaya, interesado kayo na makuha ninyo talaga yung position na to. Pero, maaaring nag-aalala kayo because it may require you to travel. No? Maaaring it might require you to travel a lot. Or, maaaring it might require you to work sa malayong lugar. Maaaring ganun. Kaya, nag-aalala din kayo, no? Sa in-applyan ninyong trabaho ito. Maaari din na yung trabaho ito may require you to relocate, Aquarius. Kaya, yun din ang iniisip ninyo. Kung kukunin ninyo yung trabaho ito or hindi, diba? So, maaaring ganun. Kasi, maaaring ano to, yung requirement ng trabaho ito, kailangan ninyong maglipat ng bahay, maglipat ng lugar talaga, at yun ang pinag-iisipan ninyong mabuti, no? Maari din na ang iba sa inyo dito ay magta-travel talaga. Maaring this is a travel abroad, no? Talagang may mag-migrate na sa inyo dito, Aquarius, at some point, no, parang nag-aalala kayo dahil siguro first time ninyong mag-travel, first time ninyong mag-abroad, maaring first time ninyong mawalay sa pamilya, maaring ganun, no? Kaya may mga worries ang iba sa inyo dito, Aquarius. But definitely, no, may change of residence dito. So, talagang maaring yung promotion siguro na ito ay sa malayong lugar kayo mapupunta. Malayong lugar kayo maa-assign. Yung ganun. Kaya yun ang wino-worry ng iba sa inyo dito, Aquarius. But I feel, Aquarius, no, ang iba sa inyo,
yung trabahong ito kahit siguro malayo, eventually masasanay na din kayo because this is the trabaho na gusto ninyo, no? Kaya siguro kahit malayo na pinag-aalala ninyo ito, na malalayo kayo sa pamilya, ay kukunin pa rin ninyo ito because this is your dream job. Maaring ito yung pangarap ninyong trabaho talaga, no? Maaring ganun. So we have victory in some endeavor. Ayan. So, maaring ito na yung tagumpay ninyo, Aquarius. Yung makuha ninyo, yung promotion na to, no? This is your tagumpay. Yung makuha ninyo, yung trabaho ito, na dream job ninyo, no? Yung trabaho ninyo na ito talaga yung gusto ninyong gawin, di ba, sa buhay ninyo. And that is your victory. We also, oh, wow. We have energy of coins. Money will be coming to you. Yay! So, talaga, victory. Victory sa kaperahan, victory sa trabaho. Talaga naman, I feel, dito, Aquarius, na kung ano man ang promotion na to, or trabaho na to, yung dream job na to na makukuha ninyo, I feel that this is the key para dito sa malaking kaperahan, or sa tuloy-tuloy, no, na inflow of money na dadating sa inyo. Maaring yung opportunity na to talaga ang pagsisimula ng continuous flow of money sa buhay ninyo, Aquarius. Talagang uulan ng pera sa inyo ng hindi lang isang beses kundi tuloy-tuloy, no? We have a sincere wish will be granted. Woo! Needle and thread. Ayan, a sincere wish will be granted. So, maaring this is your wish. Talaga, maaring this is an answered prayer talaga, no? Yung opportunity na to, yung promotion na to, yung trabaho na to na gusto ninyong makuha, yung dream job ninyo, yung pagta-travel na to, no? Aquarius, maybe this is your wish, no? And it will be granted. So this is really beautiful. We also have a spare heartache over what you no longer have. Ayan, siguro mayroon din kayong, ang iba sa inyo dito, Aquarius, maaaring may pinanghihinayangan kayo. Maaaring this is an opportunity, no, na pinanghihinayangan ninyo. Pero kahit, alam mo, kahit hindi mo nakuha yung eksaktong opportunity siguro na minimithin ninyo, pero tignan mo yung parating sa'yo, yung dream job ninyo, the job that you love to do, yung promotion, no, yung pag-travel ninyo, no. So talagang I feel na nangyari na to, wala na to, parang matatabunan na to talaga ng mga ng mga victory na to, yung mga financial blessings, ang wish na naparating sa inyo, talagang mawawala ang heartache na to. And this will be replaced with happiness, with gratitude and excitement, no, Aquarius? So good luck to that, Aquarius, and that's all for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.